Ang ating mga senatorya boss at ang inihintay din ng lahat ang susunod na Vice President ng Pilipinas, Vice President Mayor Inday Sara Duterte! Pero sa mundo ito mga kaibigan, mga kailian, itutuloy natin ang pakikinig sa mga mensahe. Ang susunod na Vice-Presidente ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Please take your seat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Unang-una sa ating Governor, Vice Governor, mga board members, mga members of the House of Representatives, sa ating mga mayor, mga vice mayor, mga councilors, mga barangay captains at barangay kagawads at mga barangay functionaries, at sa inyong lahat, mga kapatid, kung kaibigan ko dito sa Ilocos Norte, maraming salamat sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw na ito na makasama kayo at makapagbigay ng mensahe para sa inyo. Una po, kasamahan namin sa mga senators, senators sa Unity Team. 12 na po kami ngayong araw na ito. Una po si Senator Mark Villar. Woo! Senator Harry Roque. Woo! Senator Herbert Bautista. Woo! Senator Gibo Teodoro. Woo! Senator Loren Legarda. Woo! Senator Larry Gadon. Woo! Senator Mick Zubiri. Woo! Senator Sherwin Gatchalian. Senator Gringo Honasan, Senator Jinggoy Estrada, Senator Dante Marcoleta, and Senator Robin Padilla. Bakit po Unity Team? Dahil gusto namin lagyan ng mukha ang kasabihan na in unity there is strength. Dahil po gusto namin na makita ng buong mundo na malakas ang Pilipinas dahil nagkakaisa tayo lahat mula Ilocos hanggang Tawi-Tawi, hanggang Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. At ang Unity po ang mukha ng pagpapatuloy ng mga reforma na nisimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte, ang build at ang pagsugpo sa ilegal na droga. Ako po ang dala ko ang turo ng aking mga magulang sa aking pagsisilbi doon sa aming syudad sa Davao. Na sa aking pagtatrabaho, pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Dala ko ang tibay ng puso ng Pilipino na gawin ng lahat sa aking trabaho para tayo merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Ang amin pong pamilya merong malaki
ating utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na ipinapakita ninyo. Si Pangulong Duterte gusto niyang ipaabot sa inyo na nasa puso niya ang pagpapasalamat sa bawat Ilocano sa pagtapos ng kanyang termino ngayong darating na buwan ng Hunyo. Kami po, sabi ko, may utang na loob dahil sa pagmamahal ninyo, ang bayad po ng pamilya namin ay ako. At ang pangako ko, naggagawin ko ang lahat sa aking trabaho para tayo merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Sukran, Diyos ti Agnina, daghang salamat, maraming salamat! Bagong bansa, bagong bansa.
mga responsableng Pilipino. Number 49 sa balota, Robin Pinoy Padilla! Brushes a long blonde hair, and then she asks me, "Do I feel alright?" And I say, "You look wonderful tonight." And everyone turns to see this beautiful lady that's walking along with me. And then she asks me, "Do I feel alright?" And I say, "I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I've seen the love light in your eyes and the wonder around. It's just you just don't realize how much I love you." I say, "My darling, you look wonderful tonight. Oh, my darling, you look wonderful tonight." Yan po ang inihahatog kong awit sa inyong lahat. Sapagkat ako po'y, I'm feeling wonderful tonight. Una po sa lahat, magbigay pugay lang po ako sa ating Panginoong may likha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahir wasalatu wasalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong Genuine Ilocano! Isa pong kaligayahan para sa akin ang nandito sa inyong harapan. Ako po'y nagkaroon na ng ilang minuto sa aking pagkanta. Pinagtiisan niyo po yung boses ko. Maraming salamat po. Ako po'y nagpapasalamat unang-una kay Apo Bongbong Marcos. Pangalawa po sa anak ng aking pinuno, ng aking pong
binigay ang aking 6 na taon ng buhay ko, Miss Sara Duterte. At sa lahat po ng mga senador, mabuhay po kayong lahat. Mga kababayan kong Ilocano, nasabi na po nila lahat ang magagandang bagay. At yun po ay susundan ko kung ako'y papalarin. Isa lang po ang hihilingin ko sa inyo. 24 po ang senador. Meron na pong 12 doon. Ang kalungkutan lang po dyan, wala pong isang Muslim. Nandito po, sa kaliwa ko, marami pong mga Muslim dito. Gusto ko pong malaman po ninyo, sa populasyon ng Pilipinas, 15% po dyan ang Muslim. Ngunit nakakalungkot po, magmula po noong 1995, wala na pong naging Muslim na senador. Kaya mga mahal kong kailan, ako po'y mag-a-apply sa inyo. At pinapangako ko po sa inyo kung ano po ang mga naumpisahan ni Apo Lacay Ferdi, katulad po ng Tripoli Agreement. Yan po ang isang pinakamagandang agreement na naibigay sa mga Muslim at utang na loob po namin yan sa inyo, pamilyang Marcos. At itinuloy po yan. Yung Tripoli Agreement, nanganak po yan at naging Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At yan naman po ay utang ng mga Muslim kay Presidente Duterte. Kaya po, kaming mga Muslim, ang aming katapatan ay ibinubuhos po namin sa dalawang taong ito. Sapagkat nakikita po namin na ang pag-asa ng kapayapaan ay walang iba kundi nasa kamay ng ating future President Bongbong Marcos at sa kamay po ng ating future Vice President Sara Duterte. Kaya sana po mga mahal kong kailan, huwag niyo pong kalimutan, number 49, Robin Hood, Bad Boy Padilla. Maraming salamat po. And once again, number 49 sa Balota, Robin Padilla! Yes, Dan! Gagayem ka ng upset! Let us all welcome your idol, my idol, ladies and gentlemen, Miss Tony Gonzaga! I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sit quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I'm having enough. I
maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito na kinararangal ko po na nandito ako at kasama ako ngayon ng Unit Team! Kasama po ng lahat ng nasa senatorial slate, buo na po ang Unit Team! Siyempre, narito po ang idol naming lahat. Nakatrabaho ko po siya. Kaya masasabi ko po na karapat dapat po na pagbigyan natin siya dahil mabuti po ang kanyang kalooban, ang kanyang puso, ang utol ng bayan, ang utol niyo sa Senador Robin Padilla! Siyempre, kasama rin po natin ang ating spokes Harry Roque, Senator Meg Zubiri, Senator Win Gatchalian, siyempre, nandito rin po si Attorney Larry Gadon, ang idolo po naming lahat, ang Lodi natin, Lodi Senator Lauren Legardar, Deputy Speaker, ang aming kaibigan at mahal na mahal din po namin, Sec. Mark Villar, isa rin po iniidolo namin, kasama rin po natin, Senator Gibo. Yes, maraming maraming salamat po. And, syempre, ang ating susunod na Vice Presidente! Ang Agila ng Davao! Mag-ingay tayong lahat para kay Mayor Inday Sara Duterte! At ang Tigre ng Norte! Mag-ingay tayong lahat para kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr.! Make some noise para Tisimo Rono na Pangulo ng Pilipinas, ang aking tatay, si Apo Bongbong Marcos! Aaminin ko kagad na iba ang pakiramdam na ipakilala ka bilang guest speaker ng anak mo. Na hindi mo pa narinig na makapagsalita na ganyan ay siguro talaga itong gabing ito ay naiba. Dahil sa lahat na nangyari at isa na yun ang pag-introduce ni Sandro sa akin. Mikropono si Sandro nag-aayos para sa akin. Pwede na, marunong na, no? Pwede nang gawing congressman. Alam mo, sinasabi sa akin, kaya nagbibiru-biru lang ako, pero I have to tell you, at talagang aaminin ko, kagaya ng sinabi ko kanina, ngayon ko lang talaga narinig mag-speech ito si Sandro ngayon. Kaya't ang tinitignan ninyo ay masyadong proud father na nasa harap ninyo ngayon. So thank you, Sandro. Papatiin ko siyempre ang ating mga opisyal, ang aking ate, hindi lamang sa aming pagkakapatid, kundi sa politika, ang aking ate, Senator Aimee Marcos. At ang palagay ko, ito na yung pinaka-stricto na governor pagdating sa COVID. Pati ako, sinisita, kinukulong, ina-isolate. Pero kaya naman, naging magandang sitwasyon natin dito sa Ilocos Norte
ang aking pamangkin, Governor Matthew Marco. Ang aking kasinsin na sa totoo lang, matagal na kaming hindi nakikita dahil hindi kami makabalik-balik dito. Pero, madalas basta't magkakita kami. Parang like good friends and like good cousins. Every time we see each other, parang hindi, walang dumaan na panahon. Congressman Angelo Tapa. Oh, ang ating Vice Gov. Ang ating Vice Gov, ito po ang nangunguna ng ating mga prayer warriors kapag ako'y may problema. At siya'y laging nagsasabi, pinagdadasal ka namin. At lahat ng aming pwedeng gawin ay gagawin namin para makatulong ang ating Vice Governor, Vice Governor Cecil Marcos. Narinig nyo rin po, narinig nyo rin po ang ating mga senador na kasama sa unit team. At kitang-kita po ninyo na sila po ay nanggaling sa iba't ibang mga partido, iba't ibang mga grupo. Ngunit, nagsama-sama dito sa unit team. Matagal na namin gustong napunta, makabalik. Actually, ang original namin schedule dito ay January pa. January, mga first week of January. Dahil sinasabi ko kay Inday, sabi ko, ang uunahin natin. Dahil ako, lahat ng kampanya ko, sinimulaan ko doon sa Ilocos Norte. At dapat sumama ka sa akin para maipakilala kita sa ating sa aming mga kababayan at maipaliwanag ko sa kanila at mapakita ko sa kanila kung bakit ikaw ang naging partner ko, kung bakit tayo ang nagsama. Kaya matagal na namin pinaplano, pero alam niyo naman pala, alam niyo naman siguro na may COVID, may biglang nagpagkatapos ng Pasko ay bumalik na naman. At medyo maingat na naman tayo. At ngayon lang ang naging pagkakataon namin na makapunta rito sa Ilocos Norte. At sinasabi ko nga sa kasama, dapat din yun na ako dinadala sa Ilocos Norte pag pinapunan ko sa Ilocos Norte ayaw ko ng polis. Kaya kailangan palang may kampanya pa. Kaya ito naging pagkakataon namin. Kaya maraming salamat sa pagmamahal na ipinakita ninyo dun sa aming motorcade, dun sa aking caravan, dito sa pagsalubong ninyo sa ating susunod na Vice President na si Inday Sara. Alam niyo naman siguro na ang pag-iikot-ikot namin ni Inday Sara, ang aming sinisigaw at pagkain ay ang pagkakaisa. Baka yung iba sa atin ay sinasabi, campaign slogan lamang yan. Sinasabi na lang yan kasi magandang pakinggan at madaling ipaliwanag. Kaya sinasinisigaw namin pagkakaisa. Ang katotohanan po dyan, yung konsepto ng pagkakaisa ay natutunan ko dito sa Ilocos Norte. Dito sa aking pagiging gobernador, dito sa aking pagiging vice governor, pagiging kongresista bilang nagrepresentante ng segunda distrito ng Ilocos Norte, diyan ko nakita kung ano ba talaga ang patakbo ng pamahalaan. Sa lahat ng iba't ibang pinag-aaral ko na po yan, marami akong binasa na libro, mga theory of political science at lahat po yan. Ngunit, naging maliwanag lang sa aking pag-iisip tungkol sa napakahalagang konsepto ng pagkakaisa nung ako'y nagtrabaho na dito sa Ilocos Norte at ang mga kababayan ko, mga kailan ko sa Ilocos Norte ay pinakita sa akin na ang pagkakaisa ang sagot para sa progreso, para sa kaunlaran, para sa pagpaganda ng buhay. Marami na po tayong pinagdaanan dito sa Ilocos Norte. Ngunit,
masasabi naman natin, marami na rin po tayong nagawa, marami na rin po tayong naipakita. Yun lamang, eh, ang buong mundo ay tinamaan ng isang pandemya at mabigat ang tama sa ating lahat, sa bawat Pilipino. Hindi lamang dito sa atin sa Ilocos, hindi lamang sa Davao, hindi lamang sa ibang lugar, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Marami po tayong nakita, nakahirapan, na dumaan. At pag sinasabi, pag iniisip ko, kung ako ba ay tatakbo bilang national candidate, kung ano man, basta national candidate, ano ba ang ating kailangan gawin para lahat itong problema na dinala ng pandemya ay mabigyan natin ng solusyon? At ang aking laging naaalala habang iniisip ko, pinag-aaralan ko, kausap ko ang mga eksperto, ang mga dalubhasa, ang mga profesor, mga researcher, yung pinakamagagaling, at pinag-iisipan ko ng malalim, ay napunta na naman ako sa konsepto ng pagkakaisa. Dahil naaalala ko ang ating nagawa dito sa Ilocos Norte ng pagkakaisa. At nung tayo ay naunawaan na natin at tayo ay naramdaman na natin na meron tayong pwedeng gawin, meron tayong maaring gawin, meron tayong masundan na plano, meron tayong pag-iisip na sama-sama iniisip natin saan natin dadalhin ang probinsya ng Ilocos Norte. At ngayon, ang iniisip natin saan natin dadalhin ang Republika ng Pilipinas ay laging bumabalik na naman sa konseptong yun. Magkaisa muna tayo. Kagaya ng ating ginawa sa Ilocos Norte, ito ay dapat gawin kahit hindi lamang sa Ilocos Norte, kung hindi sa buong Pilipinas, para tayo ay umahon na dito sa krisis ng pandemya, dito sa krisis ng ekonomiya. Kaya naman po, napakahalaga, napaka-importante ng aming pagsanib pwersa ni Mayor Inday. Dahil po, magandang simbolo na makita ng isa na tiga Ilocos Norte at ang isa na tiga Davao, tiga Mindanao na nanggagaling sa magkabilang dako ng buong Pilipinas ay maaring magsama para sa ikabubuti ng ating bansa, ng ating mga kababayan, ay sa palagay ko naman, lahat ng Pilipinas ay makikita natin, kaya rin natin ipagsama, ipagkaisa, at ibalik ang pagtutulungan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po, ay sa lahat ng aming ginagawa, ay aming laging pinag-uusapan kung paano ipagkaisa ang ating minamahal ng Pilipinas. Nakita na po natin sa ilang administrasyon na kapag ang isang presidente at ang isang vice-presidente ay hindi nagkakasundo, marami pong hindi mabuo. Pagka laging nag-aaway at nagbabatuhan ng masasakit na salita, hindi nagagawa ang trabaho. Kawawa, lugi ang tao. Kaya naman po, ako ay humihingi na naman ng suporta sa aking mga minamahal na kailangan sa tulong ninyo sa darating na halalan para sa aking kandidatura bilang Pangulo. Ngunit, idadagdag ko na rin po na ang paghiling ng tulong sa inyo na bigyan ako na isang partner na tumutulong na nasa likod ko na maasahan, na pagkatiwalaan at wala nang iba kung hindi po yan si Vice President Inday Sara Duterte. Ang tambalang Marcos Duterte ay sa aking palagay ay pinakamatibay sa mga naging partnership sa lahat ng mga naging samahan ng presidente at vice-presidente. Hindi dahil kami nagkasundo lamang,
hindi dahil kami naging kaibigan. Kung hindi, kami ay nagsasang-ayon sa aming paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para sa progreso, para sa pag-ahod dito sa ating nararamdaman na krisis ng pandemya, ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Yan lang po. Wala na po tayong maaaring gawin kung tayo ay nagkalat-kalat. Mahirap naman po kung dito lamang tayo sa Ilocos Norte ang may ginagawa. Mahirap naman po isang sa Davao lamang ang nagtatrabaho. Ay kailangan po magsanib-sanib pwersa ang buong Pilipinas dahil ang buong Pilipinas ay nangangailangan ng tulong. Ang bawat kapwa Pilipino natin ay nangangailangan ng tulong. Kaya't napaka-importante po na kapag nakahalal tayo ng mamumuno ng ating bansa, na kapag nahalal natin ang Pangulo, ay dapat bigyan din ang Pangulong yun ng isang tutulong at magtatrabaho at hindi lalaban kung hindi siya ay gagawin ang lahat para maging matagumpay ang ating ginagawa. At yan po ang hiling ko sa inyo nung kung kayo man ay susuporta sa akin at ako po ay hinihingi at muli ulit hinahanap sa inyo ang suporta ninyo. Kung kayo pa ay magbibigay ng suporta na yan sa akin, kailangan na isama niyo po ang pagsuporta sa ating Vice Presidente na si Mayor Inday Sara para ang Norte at saka ang Mindanao magsanib-puwersa na at makikita ng lahat ng buong Pilipinas na ito ang pamamaraan. Itong pagkakaisa, itong isinulong natin na pagkakaisa na kilusan ay ang tamang sagot, ang unang hakbang upang tayo ay makabangon muli. At pinagpatuloy po natin itong ating isinulong na kilusan ng pagkakaisa na sinimulan natin ngayong araw na ito. Pagpatuloy po natin hanggang tayo'y magtagumpay. At ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa halalan sa darating na Mayo, kung hindi ang tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Pagka ating nagawa ito, pagka ating masabi na ito na ating layunin, na ating pangarap para sa Pilipinas ay dahan-dahan na nating nakakamtan, makikita po natin na tayong lahat ay sama-sama babangon muli. Maraming salamat. Diyos kaya nila talaga. Amen. Ang Diyan, Ilocos Norte, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Jesus Maranao, representante de Bahia.